mabuti na lang ay nakita ko. Ayun nga, sabi ko na. Naka-live ako. Ay, nakahimik ako na natin. Ika nang. Lang. Oo nga, wait lang. Patugay mo tako sa kami, ha? Ito nga pala po, trip. Patako sa karne, pero karne ang ulam ko ngayon. In Fairview, ayan guys, oh. Lemonade, baby, Tapos kanin. Pero, habang ako ay naghihintay ng pagkain ko, hinanda ni Whitey, nag-search ako sa YouTube at nakita ko yung kanta na paborito ko nung high school ako. Okay? At nawa, kabisado ko pa siya. Ito yung isang rap, kanta ng Crusada. Ang title ay High School Life. Kung hindi nyo alam, ako ay tumagal sa high school ng 7 years. Dalawang taon akong first year, dalawang taon akong second year. May back subject akong values. Tapos nung nag-third year ako, may back subject akong Filipino 2. At hindi ko talaga tiniisip ang pag-aaral noon. So itong kanta na to, medyo dikit dun sa istorya ng buhay ko ng high school ako. Kaya ito, pakinggan natin. High School Life. Alam ko yung iba na pakinggan na to eh. Play the music. Location. Yeah. Thank you for viewing. Still fresh in my mind, the year was 1993. Matapos magsawa teacher ko sa elementary. Sinipa nila ako patungong high school. Bago na mga classmates ko, bago na ang schedule. First day of class, sa flag ceremony. Nakikinig sa Desmond ng Bone Thugs in Harmony. And here comes dumanating mga seniority. Sabay sundam sa bago kong polo. What is my G? G o gangsta, usong-uso sa eskwela. Sa koridora at graffiti sa kubeta. Favorite subject, PE recess. Ganito pala sa high school, legal magkating classes. Dito rin ni ma'am. Dito rin sa high school, unang nakascore. At pag may CAT formation, pilit ko ay nasa hell. Buti na lang pag recitation, laging saved by the bell. Medyo malala pa yung story ako sa kanta na to eh, pero medyo tigit, medyo tigit. Lagi na lang late, wala ko ng absent. Minsan lang pumasok, wala pa kong assignment. Sabi ng lagang di masyadong dedicated. Mas okay pang maglakwas siya, manood ng X-rated movie. Mag-arcade o mag-stroll sa mall. Sa apat na taon, hindi man lang nag-honorol. Sa buwela, sa bahay, hindi ka maka-epal. Pero needed na naman, sabi ng aming principal. Pag may periodical test, para kung may stress. Niwala nga lecture, manghiram pa SMS. Hindi muna ng Yossi para makapag-relax. Wala kong pinasa, pati ang values ko baksak. Ayan po, totoo yan. Values binaksak ko. Kaya, kasi nakalimutan ko na yung pangalan niya, matangkad na teacher. Kasi nga, lumalaman ako sa teacher noon, sumasagot ako. Pero, glory to God at ako ay nakatapos ng high school. Ikikwento ko kung bakit ako nakatapos. Tapusin muna natin itong kanta. Paano umabot din ang fourth year? Makagraduate parang di ko mabit. Walang pinag-iba, parang walang pinagbabago. Raw 4 pa rin, lugar ng mga gago. Okay, nai ko sintray kung katabi ko basurahan. Kapag minalas ka, cleaners ka pa ng sambuan. Nahat ng ang academic subject. Ang tanging kong pag-asa'y mabigyan ng special project. Sabang magsumikap para makabawi, kakayanin ko to. Ayokong magbaka sakali. At kung sakaling bigyan ng pagkakataon, magiging kalis sa supremo sa isang taon. Hey! Brup! Brup! What? Totoo po yan. High school life.
Okay. Yung po yung kanta. Ang kanta na yon ay High School Life by Crusada. Okay? So, medyo tikit yung buhay ko doon. Pero 4 years lang kasi yung pinagit sa kanta. 7 taon po yung akin. Ako po'y graduate dahil sa special project nung 4th year ako. Ayaw akong pag-graduate ng advisor ko dahil hindi nga ako pumapasok. Lagi lang ako nasa bilyaran. Habang hinihintay namin magbukas yung Mega Mall, nasa bilyaran kami. Wala kaming ginawa kundi mag-cutting class. Papasok lang ako pag periodical test. Late pa. Ang ginawa ngayon, kinausap ako ng principal dahil close kasi kami ng principal. Isa akong dance instructor nung high school. Ako yung natuturo na sa iyo sa mga teacher pag may mga program. Kaya nga, ang favorite subject ko, PE tsaka recess. Kasi sa PE yan, pagsasayaw ang aming ginagawa nun. Tsaka yung mga sport, ping pong, mga kung ano-ano man, chess, yan. Ang sabi ng principal, gusto mo bang graduate? Carpio. Kasi Carpio pinindo ko. Sabi ko, kung gusto kong graduate, nausap yung advisor ko. Sabi ng principal, nausap ko advisor mo, sige, gagraduate ka na. Kailangan mo lang magpasa ng special project, which is yung brand new tournament size na chess board. So, dali-dali, tumakbo ako sa bahay, tinausap ko si mama. Sabi ko, mama, gusto kong graduate at gagraduate na ako. Sabi naman, wow, okay. Sabi ko, kailangan ko bumili ng chess board na tournament size. Binigyan niya ako ng pera. Pumunta ako sa National Bookstore, bumili ako ng chessboard na brand new. Bit-bit-bit ko yung chessboard pagbalik ko ng school. Pinuntaan ko yung advisor ko. Sabi ko, sir, lalaki yun, hindi ko nababanggit yung pangalan. Ito na po yung chessboard na hiniling yun, sabi ni Miss Diaz. Okay, pagbigay ko, okay, sabi ng advisor ko, okay, Carpio, kagraduate ka na. Ang lupit! So, umakit ako ng stage, kinuha ko yung diploma. Yung mga teacher doon, lahat nakatingin sa akin at sila'y tuwang-tuwa. Ako'y graduate kasi alos kilala ko na sila. 7 taon ako doon, brother, mga sister. So, life-changing. Nung graduate ko naman, hindi na ako nakapag-college pero nagtrabaho na ako noon. At nung ano nga, kahit nung practice ng graduation, nanggugulo pa ako noon kasi may mga matangkengkoy dito sa gilid na mga yung alam mo na matangkengkoy, pag binuksan mo parang may matangkengkoy, yung pinabato ko yung mga nagpa-practice. Tapos, special mention pa ako sa teacher, sabi, Carpio and company, ano yung nangyayari sa likod, bakit nababato kayo dyan? So, ganun ako kapasaway. So, maraming salamat, ako pikakain na, ayan po, inaanda ko na, baka lumamig. So pray muna, thank you Lord for this food. Maging kalakasan sa aking katawan. Ibalik ng siksik, liglig at umahapo sa tao na ganda. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Lord. Okay, bye guys. Gotta go. Mahal, magpapay ka naman. Yan, okay.